Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y gumagawa ng video message para sa lahat dahil gusto ko pong mag-encourage sa bawat isa at magbigay ng dagdag kaalaman sa buhay spiritual, lalo na po sa buhay na punong-puno ng panalangin. Para sa aking mga kapatiran lahat sa gintuluan, sa sandayong, sa gatas, sa lahat ng kapatiran sa Jesus Alone Church, maging sa lahat ng makarinig sa message na ito. Alam niyo po, tinuro po ni Jesus, ito po'y lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sabi ng Panginoon na tayo'y palaging manalangin. Jesus told his disciples a story about how they should keep on praying and never give up. Kasunod pong mga verses na ito, some verse na ito, mayroon po siyang illustration. Yung pong widow na mayroon po siyang problema at humingi ng tulong sa isang huwis. Ang kanya pong ginawang illustration. But isa lang po ang gustong makita ng Panginoon sa passage na ito, na tayo po'y palaging manalangin. Sabihin ko po sa lahat ng naniwala sa ating Panginoon sa Kristo, kung totoo po tayong naniwala sa Kanya, kung tunay po tayong tumanggap sa Kanya, kasama na po lahat ng prinsipyo ng Diyos ay tinanggap natin, tayo po'y maging prayerful. Hindi po kasi biro ang isang buhay Kristiyano. Tinuro ni Lord para tayo po'y makapagpatuloy sa totoong buhay, buhay na naniwala sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan po nating isapuso sa ating buhay na tayo'y manalangin araw-araw. Jesus said, You should pray and not give up. Jesus told his disciples about the story, how they should keep on praying and never give up. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa Philippians 4:6, no? Sabi ng Panginoon, don't worry about anything. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Anything, pera, trabaho, anything, sabi ng Lord, don't worry, mga kapatid. But pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and request to God. Kung mayroon po tayo mga kabigatang, mayroon tayong mga problema, anumang mga magandang, mga negatibong bagay na na-encounter natin na siyang nagtulak sa atin na tayo po'y tayo'y mabalisa, tayo'y mangamba, tayo'y matakot, o tayo'y na kumbaga worry tayo. Ito yung guide ni Lord sa atin. But pray about everything. Don't worry about anything. But pray about everything with thankfulness. Open up your heart. Open up your prayers and requests to God. Mga kapatid, amen. Bigyan ko kayo ng isang taong naglilingkod sa Diyos na ang kanyang ginagawa, ito'y napakaganda. I salute him, mga kapatid. Colossians chapter 4 verse 12. Colossians chapter 4 verse 12, mga kapatid. Sabi dito, greetings from Epaphras, another member of your group. Kasama ho siya sa lahat ng naniwala ng ating Panginoon. And a servant of Christ Jesus, siya po'y naglilingkod, si Epaphras. Siya po'y naglilingkod sa Panginoon. Katulad mo at katulad ko rin po siya. Siya po'y ordinaryong Kristiyano. Taong hindi kilala. Minsan lang nabanggit ang kanyang pangalan. But tingnan niyo po ang kanyang buhay. He always prays fervently for you. Nang nandito pa si Epaphras sa lupa, ang wala po siya ibang ginagawa, nanalangin ng taimtim na panalangin para sa mga kapatiran, para sa pamilya, para sa kasamahan sa tahanan, para sa kanyang relatives, para sa kanyang pamilya. He always prays fervently for you, asking God to make you
stand firm as mature and fully convinced Christians in complete obedience to God's will. Ito po si Epaphras. Hindi masyadong kilala. Pero ang sabi dito, siya po'y kasama sa mga naniwala sa Panginoon. Servant of Christ Jesus, katulad mo't katulad ko. Ang kaniyang buhay na ibuhos niya sa panalangin, mga kapatid, para pagpalain ang mga kapatiran sa church, para maging matatag sa pananampalataya, para mag-grow at hindi manatiling immature, mag-mature ang kanilang buhay. Fully convinced Christian, ibig sabihin, naunawa at naintindihan niyang buhay Kristiyano. At ang gusto niyang makita, ito si Epaphras, na lahat ng kapatiran ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung ginawa niya sa panalangin. At sa panalangin, palagi niyang hinihingi sa Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong iparating sa lahat ng makarinig sa message na ito, lalo sa mga kapatiran sa Sabuga City, sa mga kapatiran sa Gatas, sa Gintuluan, sa Sandayong, sa lahat ng outreaches, mga kapatid. Hilingin po natin sa Panginoon, taimtim na panalangin, mainiton na pag-ampo, na ang bawat isa nasa church, sa Jesus Lord Church, ay magiging matatag sa panampalataya, lumago sa buhay panampalataya, at naintindihan ang isang buhay Kristiyano, bakit tayo tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos at lahat ay sumunod sa Diyos. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran, mga kapatid, dahil ito'y utos ng Diyos. Ito'y tamang hakbang bilang isang Kristiyano. Ako po'y nagsusumamo sa bawat isa. Ako po'y dumudulog sa bawat isa. Nagawin po natin hindi lang sa isang linggo, kundi araw-araw po tayo po'y manalangin at manalangin. Dahil hindi po biro ang isang Kristiyano. Bakit po? Mayroon pong diablo at demonyo na tutuksuhin tayo, mga kapatid, na lumayo sa Diyos. Kaya ipanalangin po natin upang ang banal na Espiritu siyang patuloy na gumabay sa atin upang magawa natin ang inuutos ng Diyos na tayo po'y magsusuluin, mga kapatid. Aakayin natin ang mga tao pabalik sa Panginoon at tuturuan natin silang sumunod sa Panginoon. Unahin po natin sa panalangin, idulog po natin at kailangan po nating manalangin at manalangin. Manalangin, ito yung utos ng Panginoon. We need to pray always and not give up. Luke chapter 18 verse 1. Salamat po sa nakarinig sa message nito. Patuloy po tayong manalangin at manalangin, manalangin at manalangin, mga kapatid, at hanggang makita natin na ang ating mga kapatiran ay lumago sa pananampalataya at naging matatag at nakaunawa sa totoong buhay Kristiyano at sumunod sa kalooban ng Diyos. Salamat po. God bless you all. That is my prayer. Ang bawat isa ay matatag sa pananampalataya at palaging lumuluhod at nanalangin sa buhay na Diyos. Pagpalain po ang bawat isa sa ating Panginoong Hesukristo. God bless you po. God bless po.